okay, sa printer ng Epson. So, di siya mo print, it's because na naiatang ni. Okay, so this is kanang object nga, kanang part man siya sa stapler. Hey guys, so for today's video, so natay, dili siya ingon ayuhon, nalang titanggalon nga something nga object diri sa printer, Epson L3110. So dili siya mo print, it's because na ay object nga nahagbong sa sulod. So atong buhaton tanggalon siya, no? Okay. So what we are going to do first is kuha ta og tools. So simple kaya nga tools, no? So we will just get the star screwdriver para maukab siya. Okay. So let's go. Okay, so first thing atong buhaton. Okay, so sirado pa to siya. So first thing all we need to do is to open this one. So makita ninyo natay duha ka screw diri. No, wasa na. Okay. So para ma-open natin na siya, we just have to syempre kuhaon ang screw. Then open. Okay. So now ang problema ni mamaylan is di siya ka-print, it's because nalagi daw nahulog ng object sa sulod. Okay. So nara. Okay. So mani ang pasabot ni mamaylan. Mani ang sulod na, guys. Okay, sa printer Epson. So di siya mo print, it's because na naiatang ni. Okay, so this is kanang object nga, kanang part man siya sa stapler. So atong buhaton, kao na siya, guys. Okay. So now, before nato kuhaon tong object nga nasa sulod, guys, ato lang sa limpyon ginagmay, kaya na may mga papil-papil ginagmay, no? Okay, so sugda nato ibot ang katong object nga nasa sulod. So medyo ning huot na siya, no? So ako lang ikamot. Pero pwede rin po natin siya gamitan ng tweezer, di ba? So my purpose also of this video is to, kumbaga, to teach you na lang po, do it yourself style ba, di ba? So syempre, instead of going to mga technician sa mga shop, so why not kita na live mo buhat, di ba? Sa yun naman sab. So mga basic o ginagmay nga troubleshooting sa ato ang mga devices nga gamit sa school. So makatipid na ta. And also less hassle na, kita-kita naman lang na. Kita-kita naman lang mo trabaho, di ba? That's it. So naibot na nato tong object nga nasa sulod, no. So mo ni siya. So part ni siya sa stapler nga nasulod, ambot unsang hitabuan nganong nasulod pud na siya, no. Ug also na pud yung mga nakuha nga mga papel-papel. So for now, ato na siyang ibalik og takob, no. So diri sa pagbalik sa tako, ato lang siyang hinay-inayon. Let's handle it with care. So mura na siya atong relasyon, atong uyab, no. So ato gyud silang ampingan para di tabiaan. Diba? So handle it with care. So make sure nga nangatunong siya. So naman siya mga pattern good. Okay? So ipang takob, ipang balik ang mga screw, ipang balik ang angay ibalik para maayo. Okay? Pero dili tanan ibalik, no, makaayo. Okay, char lang. Okay, so ipangbalik na to sulod ang mga screw, di ba, para malak siya, dili siya luag, di magtingkagol ya sulod. Okay, so after locking, so ating daplin ng masagbot kanang mga
mahinungdan. Also atong ipang takob ang angay takob. Oops, ato pud nang okay narimot kag takob dol. Okay, so itakob ra nato na siya. And now, so nanata sa part nga i-try siya if okay na ba siya, no. So let's try if mo print na ba siya. Okay, so ato lang siyang ipang saksak, no. Okay, so wait lang ta diha mga guys. So mo ni si Ma'am Melanie guys, Melanie Campos, so, tagiya sa printer nga tong gi-troubleshoot. So as you can see, all goods naman ang printer, printing naman siya. So which means it's in a good condition na balik. So ina na lang, so DIY, do it yourself nga troubleshooting. So sayon, less hassle and dili gasto. If you like the video guys, please like and share. And you can comment below if na kayo mga requests and suggestions, di ba? So follow our page and our YouTube channel.